Hello guys, I'm Arvin Benedicto and welcome to my channel. Sa video na ito, gusto kong i-share sa inyo kung paano ang dating blurred na paningin ko ay naging malinaw through LASIK surgery or laser surgery. At itaturo ko din dito kung saan yung clinic ni Dr. Wu, yung eye specialist, and kung ano yung mga dapat or tamang eye drops natin gamitin depende sa problema ng ating mga mata. And sasabihin ko rin dito sa video na to kung magkano yung nagastos ko or binayad para sa operation na to. So stay tuned and I hope na marami akong maitulong sa pamamagitan ng video na ito. 2015, yan, malinaw pa yung aking mata, nakakapag-shades pa ako. So okay na okay pa, sarap pang gumala noon kasama yung asawa. So yan, gumagala ako na walang salamin, na ang sarap sa pakiramdam na wala kang kinakain, hindi ka komportable. Pero dumating yung time na kailangan ko ng magsalamin dahil lumabo yung mata dahil sa nga sa pagtatrabaho and dahil na rin sa kakagamit ng cellphone siguro, or malamang yun na rin nga isa sa mabigat na dahilan, hanggang sa hindi ko na maiwasan na magsuot ng salamin every time na lalabas ako or gagala, or every time, basta every time na kailangan is nakasalamin na ako. So yun yung start ng aking struggle. Pero kung okay naman sa yung nakasalamin at komportable ka, no worries, kanya-kanya naman tayo eh. Noong malaman ko at binanggit sa akin ng roommate ko na si Rio Rigacho, shout out kay Rio na nag-introduce sa akin kay Dr. Wu. So yun, sumamagand ako para masubukan nga kung ano ba yung meron sa clinic nila. And ito, isa ito sa part na ginagawa yung steaming para lumabas yung mga dumi sa mata. And at the same time, binigyan ako ng eye drops na I expect na lilinaw yung aking mata dahil sa mga drops na yon. Pero temporary relief lang yung nakuha ko at hindi talaga yon yung ginugol ko na mangyari. Ang gusto ko is yung permanent na relief na walang salamin. Kapag first time mong pupunta sa clinic ni Dr. Wu, kailangan mong dalhin yung health card mo at saka yung ARC. Tapos maghanda ka ng 100 NT. As of now, April 12, 2021, ganyan pa rin, 100 NT. So yon, para lang magkaroon ka ng record sa kanila, and yung 100 NT is yun yung parang bayad mo lang rin nga. And yun lang. Then maghihintay ka na sa pila. Tatawagin ka naman. Ito yung time na medyo may matindi pa yung pandemic, kaya may mga temperature pa para secured. Pero siguro sa ngayon wala na. Yung last na punta ko kasi wala na eh. Then after mong magbayad, dyan na pwede ka nang tawagin pag ikaw na yung nakalinya. And i-check na niya yung mata kung ano yung mga problema na meron ka. So makikita niya and magkakaroon ka ng record nyo. Sinamahan ko yung kaibigan ko na nagda-dry eyes din. And so yun, sinamahan ko lang siya para dito. And ito naman is follow-up check-up ko na to. So sabi ko nga is October 27, 2020 pa ako nagpa-LASIK surgery. So mamaya isasabihin ko kung magkano yung price. At continue nyo lang yung video na to. French station. Yan yung Sogo Mall dati. And lalakad lang tayo ng konti dito sa bandang kaliwa. Let's go guys. Ito naman ay yung eye pressure test. So kailangan to para
malaman kung normal ba yung pressure ng ating mata at kung qualified tayo sa gagawing LASIK surgery. So meron pang ilang mga test na kailangan gawin bago malaman kung talagang qualified tayo sa LASIK surgery. This one is for pressure, eye pressure. Ito naman yung actual na pag-LASIK. No blood, no pain. Pakiramdam mo lang is parang may cellphone na nag-vibrate sa iyong mata. And almost 5 to 10 minutes matatapos na agad. Depende sa cooperation ng pasyente. So madali lang naman. So yun, nandito na ako ngayon sa Pilipinas, nasa quarantine facilities. And actually October 27, 2020 nung i-LASIK surgery ako ni Dr. Wu. And that time hindi ko naisip na i-vlog or i-video yung mga mangyayari, kaya wala akong video clippings nung mismong operation and nung mismong machine na ginamit. So ngayon ko lang siguro mga 1 month before bago ko umuwi, doon ko naisip na gawa ng video, ng vlog. Kasi alam ko na sa Taiwan is marami tayong kababayan na OFW na kagaya ko is lumabo na rin ang paningin o nagkaroon ng problema sa mata dahil sa trabaho na rin, sa uri ng ating trabaho na halos kalimitan naman talaga nasa factory. And yun, nadadamage yung ating mata. So sana ito ay makatulong sa mga OFW na katulad ko na nagkaroon ng ganitong problema. And pakishare nyo na rin sa mga kaibigan nyo kung sila'y nagdaranas ng ganitong problema. So yan, pasensya na guys, hindi ko mapaliwanag yan kasi check ko ha. So visit nyo na lang yung kanilang clinic. So tinuro ko naman dito sa ating video, panoorin nyo na lang po. So yan. And ito po yung binigay sa akin ni Dr. Wu na brochure dahil days before bago ako umuwi, last check-up ako sa kanya. Siguro ano yun, April 6 or April 7. And sinubukan ko na sabihin sa kanya na kung pwede na makita yung mismong machine. Kaso dahil hindi rin siya naman ganun ka fluent mag-English, hindi kami masyado nagkaintindihan. And ang ginawa lang niya is binigyan na lang niya ako ng brochure na ito naman talaga yung mismong machine na ginagamit for LASIK. So yan. Nagulat nga ako, akala ko kung basta-basta lang yung machine na gagamitin sa akin, pero napaka high-tech pala, advanced technology rin talaga. So ayan. So hindi ko na to mapaliwanag dahil unang-una check wa, and talagang hindi rin naman tayo expert sa mata, hindi tayo yung doktor. So ayan, binigay lang sa akin para at least for reference nyo lang. So yun. As of October 27, 2020, nung mag-inquire ako kay Dr. Wu about sa LASIK, is 30,000 NT yung sinabi niya sa akin na price. So since ngayon ay April 12, 2021, so siguro kung balak niyo mag-inquire, hindi na ako updated kung magkano na yung price niya. Pero yan yung price nung nag-inquire ako. And kagandahan niyan, pumapayag siya sa installment. So ang nangyari is on the day na October 27, nung day ng aking surgery, nag down payment ako ng 10,000, then the following month 10,000 uli, and the next month again is yung 10,000. So kabuuan 30,000 NT. So masasabi ko na mas mura sa Taiwan ang palasik, kasi nung nanonood ako sa YouTube dito sa Pilipinas ay almost nasa 60,000. Ang mga napanood ko pang YouTube is way back 2018, 60 to 70,000 or yung iba nga nasa 100,000. Pero siguro depende rin sa sitwasyon ng problema ng mata yung mga price. And the other one na i-consider ko kaya nag-decide ako na magpa-LASIK surgery na is dahil yun nga
nagsasalamin ako, then that time is malapit na uli ako magpalit ng salamin kasi nga naramdaman ko na mas lumabo na naman. So ibig sabihin another adjustment na naman ng salamin, so another gastos na naman. So kinompute ko, almost gagastos na naman ako ng 4,000 NT sa pagpapalit ng salamin. So I decided na magpalasik na kasi parang nakales na rin ako ng 4,000 NT. And at the same time, wala nang hassle kasi hindi ko na kailangan magsalamin. At ngayon nga is malinaw na ang aking mata. So, yun, 30,000. Isa pang reason why I decide na magpalasik na is dahil nga sa mga follow-up check-up. Alam nyo naman dun sa Taiwan, di ba, meron tayong health insurance na talagang ating nagagamit ng ayos. So, kada follow-up check-up ay 100 NT lamang. So, kailangan mo lang magpunta doon. At yun, dahil nga sa pandemic din, sinabi ko na kung sa Pilipinas ako magpapalasik, is bukod sa mas mahal yung follow-up check-up, eh malayo din kasi from Batangas tapos to Manila, yung pamasahe pa lang talagang hassle na at mas malaki yung gastos. Kaya yun, nag-decide ako na magpalasik na dyan sa Taiwan. And gratefully na ngayon naman is okay na yung aking mata. Nung hindi ko pa alam yung lasik at hindi pa ako nagpapa-opera, ang alam ko lang is bumili ng mga drops sa mga butika, sa Watson's or sa any drugstore dyan sa Taiwan, sa Hupo or sa Chupay, sa Hsinchu. So, yun lang ginagamit ko pagka nararamdaman ko na medyo dry yung aking mata or parang malabo, kasi pag pinapataan ng mga drops na yon is talagang nag-iiba yung pakiramdam. Pero nandun pa rin na malabo yung aking paningin. So parang sa 5 meters nga, almost ano na siya, blurred na. Pero nung after kong magpakonsulta sa doktor, kay Dr. Wu, doon ko nalaman na iba't iba pala yung klase ng drops. Gaya nito. So, ito yung binigay sa akin para sa dry. Pag nagda-dry ang mata, ito daw yung ipapatak. Tapos, ito, pag meron kang, pag nakakaranas ka ng discomfort sa iyong mata or something na pamamaga, ganon, yan, nangangati. So, yun. And ito naman, ito yung binigay sa akin para sa eye pressure. Ito yung kung nakakaranas kayo ng pagising nyo sa umaga, parang merong mga ulap sa inyong mata na medyo malabo yung paningin, tapos after ilang hours biglang lumilinaw. So ibig sabihin daw pala noon parang nagpa-fluctuate yung pressure ng ating mata. So ito naman, ito yung binigay sa akin para sa pressure, sa eye pressure. Ito yung binigay na drops. And ito naman ay para sa pamumula. So minsan pag nagda-drive o siya nagda-dry or saka tutok natin sa cellphone, ito namumula yung ating mata. So ito naman pala yung sa pamumula ng mata. So kaya pala iba-iba pala yung uri ng pan-drops. Kaya mas maganda talaga sa mismong espesyalista sa doktor tayo pumunta. Espesyalista na doktor sa mata tayo pumunta para alam natin na tama yung ipinapatak natin sa ating mga mata. So, yun. Buhat nung lumabo yung aking mata, talagang sinubukan ko na halos lahat ng kailangang subukan para maibalik yung linaw ng aking mata. Nandyan yung nagbe-blender ako ng carrots, yung nagpipiga ng kalamansi sa tubig, tapos iniinom yon kasi pampalinis daw ng liver, kasi ang mata is konektado sa liver, na kapag malinis yung liver mo is lilinaw yung mata mo. Uminom din ako ng glutathione dahil sabi nga nila ang glutathione is nagpapalinis ng liver din, so side effect na lang yung pumuti. And main purpose ko talaga is luminaw yung mata. So, ang dami ko na rin nasubukang supplement. So, lahat ay walang nangyari. And hanggang sa mas lalo pang lumabo yung mata ko dahil na rin nga sa trabaho ko. So, yun.
Siguro nakatulong naman yung mga supplements sa ibang aspect ng aking katawan, pero yung mismong tinatarget ko na luminaw ang mata is hindi talaga nangyari. So sa pagbabasa ko ng Bible, ito dumaan isang araw sa akin taong 2020, nalimutan ko na lang kung anong month. So yung sabi dito is sa Marcos 8:25, sabi niya is muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag, nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Nung mabasa ko ito, parang nagkaroon ako ng malaking pag-asa na kung bulag nga, di ba, na nakakita ng malinaw, ako pa na nanlalabo lang. So yun, everyday ko itong mine-meditate hanggang sa dumating nga yung araw, siguro October 20 na naghanap uli ako sa YouTube, nag-search uli ako sa YouTube kung ano yung pwedeng makapagpalinaw sa mata, yung talagang lilinaw siya na hindi mo na kailangan magsalamin. And yun nga, siguro yun yung tugon ng Panginoon na at that day nakita ko sa YouTube yung LASIK surgery. And yun, tama-tama na nagpapa-check up na ako noon sa kay Dr. Wu. Almost na 2 beses na akong pa-check up noon, and hanggang sa naitanong ko rin nga kay Dr. Wu kung meron silang LASIK. And fortunately na kalooban na rin ng Panginoon na magkaroon nga doon. So yun, the rest is history. Nagpa-schedule ako ng LASIK surgery, and yun, eto na ako ngayon, malinaw na ang mata. Disclaimer lang po, this is not paid advertisement and I'm not connected with Dr. Wu. I'm just only a client. Thank you for watching and I hope na nakatulong sa'yo ang video na to, and pakishare mo na rin sa kaibigan at kakilala mo baka sakaling kailangan nila sa information na to. And I hope na makasama pa rin kita sa aking journey sa pagbablog, dahil we are focused on farming vlog na. Thank you and please subscribe to my channel. God bless.